a pleasant morning or a pleasant afternoon or even a pleasant evening to you. No, na nanonood nito, ayan, kung ano oras mo man ito pinapanood. I hope that you are in a conducive area at the comfort of your homes. No, para naman, kahit na recorded lang ating lesson for today, ay marami ka pa rin matututunan at matututo ka. No? So, ayan. Last time we have discussed lesson 2, which is all about art appreciation, no? Different approaches in art, factors influencing an artwork, and even different sources of an artwork na pwedeng pagkunan ng artist sa paggawa ng artwork. Okay, so this time we're down to our lesson 3, which is the elements of art. Yan, no? So, make sure nga pala to finish this video until the end. In the middle of the video, of this video lesson, no? Magpo-post ako ng questions na kailangan nyo sagutin. At i-comment nyo lang siya sa comment section nitong video lesson na to, nitong posted video lesson na ito. Okay? So, make sure to finish this para naman ma-mark ko ang inyong attendance as well as your recitation or your performance for today. Ayan. So, are you ready to learn something new today? Ayan. Okay. So, for today, we're going to discuss Lesson 3, The Elements of Art. So, elements of art, let us first define what is it all about. So these are commonly used group of aspects of a work of art used in teaching and analysis. No, ito daw yung mga different elements, no, na pwedeng magamit hindi lang sa pagtuturo, pero lalo't higit sa pag-analyze ng isang artwork or even ng other forms pa ng art. No, hindi lang pag sinabi ng artwork, hindi lang yung painting. But then, ganun. So, sa paggamit ng elements, ng different elements of art, it helps you to foster your understanding, no? Even to deeper your understanding of artworks across ng iba't ibang mediums and even time periods. Okay? Kasi as the time goes by naman, nagbabago yung way, no, ng isang artist as well as pwede siyang magdagdag ng another elements, hindi lang puro itong element na to and also ganun. Okay, sabi rin it is also known as the building blocks of an artwork. No, ano ba pag sinabi nating building blocks? For sure sasabihin nyo ay Lego, no, or yung bricks. Yan, familiar ba kayo dun sa mga bricks na nauuso ngayon, yung sobrang liit tapos parang nagre-range lang yung price niya sa 20 to 30 pesos, ganun lang kamura. Tapos, makakabuo ka ng Disney character or cartoon character, ganun. Pwedeng si Winnie the Pooh, no? Maraming choices eh. Pero, ganun, di ba? So, yung Lego, di ba may mga parts siya. May mga bricks or may mga blocks, no? Na kapag nabuo mo yon at napagsama-sama mo, nasunod mo yung mga steps or different parts, na yun, di ba sa yung different blocks, no? Kapag naipagsama-sama mo na yun, makakabuo ko ng isang magandang artwork, no? Na sa, yun nga, yung sa hinahalin tulad ko na bricks, no? Na nauuso, makakabuo ko ng isang cartoon character. Okay, so as well as sa paggamit ng elements, no, with the use of elements, no, pwede siya mag-serve as a fundamental component ng isang artwork, ng artwork mo. Okay, so ayan, kaya siya natawag na building blocks of an artwork. Okay, so next, ano-ano ba yung mga elements of art? No, meron tayong line, shape, color, texture, and space. And lahat ng yan ay ating isa-isahin. Okay? But first, ito yung first question ko that you should answer. Excuse me. Ayan. No? So, first question. Why is it necessary to know what the elements of art are? Bakit mahalaga na malaman kung ano-ano ba yung mga elements ng art na ito? No?
So, answer it. And lagyan nyo lang muna number one. Kasi malay nyo, mamaya may question pa. Okay? And isang comment lang gagawin nyo. Ha? Hindi nyo, bawa, tatlo yung tanong dito. Hindi nyo na isa-isa. Hindi, pagsama-samahin nyo na lang. Okay? Just post it after this video lesson. Yeah. So, answer it now. And I will leave it to you. Let's proceed to the importance of elements of art. So, knowing the elements enables us to, first, describe what an artist has done. Second, analyze what is going on in a particular piece, communicate our thoughts and findings using a common language. Excuse me. Ayan. So, ito yung mga importance ng pag-alam no, ng different elements ng art. First and foremost ay, dahil sa elements na yun, malalaman mo kung ano ba yung kabuuan ng isang painting, no? Kasi sa pag-a-analyze naman or pag-a-appreciate ng art, 'di ba? Painting agad. I mean, nang kahit ang different forms, no? So, sa pag-a-appreciate naman or pag-a-analyze ng art, ganun talaga siya, like iisa-isahin mo, no? Bakit kaya ganitong kulay yung ginamit, no? Bakit kaya pahiga na din niya. Ba't kaya horizontal line o vertical line ang ginamit? Pwede namang diagonal line, mga ganon. At titimbangin mo sila. Now, with that, you can think of anong reason, bakit yun ang ang na-produce ng artist, na artwork. Okay? And sabi rin dyan, no? You can, with the use of elements of art, no, and knowing the elements of art, you can communicate your thoughts and findings daw. Ano yung common language na yun? Yung thought nga na alam nyo yung meaning ng different elements na yun. Okay? Later, mapag-uusapan pa natin sila isa-isa. Okay? So, yan. Just always remember that no elements of art, no work of art. No, without the use of elements, wala kang bubuong art. Kasi kahit naman tuldok lang, halimbawa sa isang buong papel, no? Tapos tuldok lang yung nilagay mo doon, or isang guhit lang, no? May work of art ka na agad na nabuo at pwedeng nang bigyan agad yun ng meaning ng viewer nung piece na yun. Diba? Pwede mo sabihin na nobody's perfect, no? Kahit gaano kalinis yung sa papel, diba? Kahit gaano ka-clean, no? Meron at meron kang bahid ng dungis or ng dumi sa sarili mo. I mean, ganun. Pwede mo siyang i-relate sa ganun, 'di ba? With that single element of art, there's a work of art na agad, no? That pwede mo nang i-interpret agad. So, 'yun ang gusto kong sabihin dito. Okay? Now let's proceed na sa different elements of art. First, we have line. Ayan. So, for sure naman, familiar kayo sa mga to, no? Pero ngayon, mas malalim yung magiging kaalaman natin dito sa mga elements na to. Okay? So, line. We have straight, curved, diagonal, wavy, zigzag, scallop, dotted, dash, spiral. Okay. Let's first define, no? What is a line? Line pertains to the use of various marks, outlines, and implied lines in artwork and design. So, pag line, ang element, no, tatandaan nyo lang yung keywords na various marks, outlines, ayan, no, basta marka, outlines, yan, line yan agad. Okay? Sabi rin, it is often used to most define shape in two-dimensional work. Ano ba pag sinabing two-dimensional? Yan yung mga art na hindi 3D. Siyempre, 2D nga lang eh. Hindi, yun yung mga art or pwede rin elements, no, na mamaya malalaman nyo kung ano yun. Pwede rin element to na meron lang width or height. Width and height. Kaya two-dimensional lang siya. Okay? So, yan ang meaning ng line. Clear naman yun? Okay, good. Now, ano naman yung different kinds ng line? No, first, we have horizontal lines. Sabi, these run parallel to the ground and appear to be at rest, projecting a sense of quiet relationship and contemplation. Ayan. So, kung makikita nyo dito sa baba ng kinds of line na word, no? Nandiyan yung example ng isang horizontal line, pahiga.
Kaya sinabi na it runs parallel to the ground. No, meaning sa literal na sa sahig. Parang ganun eh. Okay? And ang meaning daw nun, ang gustong i-project nun ay quiet lang na pag-iisip, ganyan. No, kasi ano lang eh, at rest lang eh. At rest. Okay? So, ano pa? Ano pang pwedeng meaning ng horizontal lines? So, sabi, long horizontal lines give a sense naman of infinity. Di ba pag infinity, walang katapusan, walang hanggan. Forever. Forever. So, sabi, that is not easily obtained in any other way. Meaning, kahit anong, yung special characteristic nitong horizontal line na wala yung ibang kinds of line and even other kinds of element. No? Yung pagbibigay ng sense of infinity. Okay, yan ang special sa horizontal line. Yan. Ano pa ba? Sabi rin, it is associated with the body at rest. No? Meaning, yung literal na body na nakahiga. Pag nakahiga ka, di ba? Parang isa kang horizontal line. Ganon. Na ang ibig sabihin ay calmness. No? Kagaya kanina, quiet contemplation. No? Stability din. Tranquility. Na ang meaning ay peace, at peace, ganun. Okay, sabi, it relates naturally with the horizon, which seems to divide earth and the sky. Ano nga ba pag sinabi natin, horizon? Alam nyo ba yun? Okay, so ganito siya. Yan, yan yung nagdi-divide, no? For example, sa land, or yan. Ang example natin is sa water, no? Anyong tubig yan? Anyong tubig? History. Anyong tubig, tapos, yan yung parang nagdi-divide sa water and then the sky. Sa land and then the sky. Okay? So, yun ang horizon. Kasi kung makikita nyo, isang straight line siya and ang uri ng line na yan ay horizontal line. Okay? So, clear naman ang horizontal line. Okay, good. Now, we also have vertical lines. Ayan. Ito, makikita nyo dito. Yan. Yan ang horizontal line. Ay, vertical lines rather. Ayan. So, sabi, it is associated naman, kung yung kanina nakahiga, no, kapag horizontal, pag vertical lines naman, ang association naman niya, yung body naman na nakatayo, upright standing position, no? And generally, ang gusto nang sabihin dito ay, I mean, ang pwede mong makita dito kapag nakakita ka ng vertical lines ay nag-express siya ng poise, no? May posture, alertness, equilibrium. Alam niyo ba equilibrium? Yung parang sa law na logo ng law, di ba? Ganon, parang balance lang, ganyan. Firmness, firm lang, and even strength din. Kasi nakatayo eh. You know? And it connotes static position, though not without tension. Okay, ano pa ba? It is the line of the tree, no? Di ba kapag puno, ayan, sige nga, magdawin tayo. Puno, wow. Pangit na puno ko. Pero for example lang, puno, di ba? Ayan. Pangit. Sorry na kasi ang hirap dito mag-paint nang nakaano lang yung cursor sa laptop. Ayan. So, puno. No? Di ba wala namang puno na nakahigang ganyan? Tumubo. Wala naman, di ba? Patayo lang yan. So, ganun din. No? Maihahanin tulad siya sa isang puno at even sa isang tao na nakatayo. Man standing. Okay? Pwede rin daw, excuse me, sa chimney. Chimneys, okay? And even sa mga tower, mga building. Okay? It is poised, no balance, then and forceful and dynamic. Okay? Ano ang example ng work of art na may, yun yan, nagumamit ng vertical lines? No, ito. Bonifacio Monument by Guillermo Tolentino. Ayan, kung makikita nyo, no, ang ginamit dito sa monumento na to ay, di ba last time, we have discussed this na. No, na-mention na natin to. Pero ito naman, example ulit natin siya ngayon. No? So, Bonifacio Monument, makikita nyo may vertical lines dyan. No? Na, ang ibig sabihin nun, parang talagang makakash na yung attention mo. No? Kaya yun ang ginamit nilang lines, vertical lines. And it expresses alertness, dignity, determined, and firm resolve. So, ayun ang vertical lines. Ayun ang meaning ng vertical lines. No? Basta kapag horizontal lines, calm. And then, pag vertical naman, alertness. Okay? So, ano pa yung isang kind ng line? Okay? Meron din tayong diagonal lines. No?
Sabi, it is associated with the body forward and charging purposefully towards an objective. Pag diagonal lines naman, di ba yung isa nakahiga, body is man standing, kapag vertical, man at rest, or body at rest kapag horizontal. Kapag naman diagonal lines, body forward, meaning kapag yung nakaganon, kayo parang ready to fight. Ganon, body forward. No? Ang sinisignify naman ng ganitong line ay energy, dynamism, impulse, willpower, aspiration, and passion. And even emotion, no? During this time, may emotion na. Kapag diagonal lines, okay? Yan. Kasi ano eh, parang ano na eh, gumalaw na yung line eh. Ganon. So, next. Ayan, Bonifacio Monument pa rin. Kung mapapansin nyo naman dito, si Andres, di ba, naka-vertical, ano lang siya, naka-standing, man-standing lang siya, meaning, firm, no? Strength, di ba, yun ang gusto mong parating po, vertical. Pero, kung papansin nyo yung nasa likod niya, yung mga katipuneros, no? Yung kasi yung sinisignify niya, yung mga katipuneros, no? Sila naman, ay pa, naka-body forward, no? Parang naka-diagonal line ang gusto nilang ipa- ang kanilang pwesto, no? At ang ibig ang gusto ay parating noon ay parang ready to fight, no? Ayan, sabi Katipuneros charging forward. Ready to fight, ready ng paglaban ng ang mga Pilipino, no, para makamit ang ating kalayaan and all. So yan, kaya ganyan ang artwork na yan, ang monumento na yan ni Bonifacio at ng mga Katipuneros. So yan, clear naman na diagonal lines. Okay, good. Now, we're down to the curve lines. Ayan, yun naman mga curve lines. Sabi, it shows action, life, and energy. Bakit kaya? Kasi parang siyang may ano eh, gumalaw na eh, yung line. Di ba parang siyang gumagalaw? Meron pa nga may times na kayo rin ba na-experience yun? Parang kapag nakakita kayo ng ganyan, curved lines na sama-sama as in, magkakasama-sama ng ganyan. Tapos pati yung spacing, sukat na sukat. Parang nakakahilo. Di ba? Nakakahilo tignan. Kasi it shows action. No? Sabi rin, ang sinasuggest din nito ay grace and beauty. Wow, grace and beauty. Kasi di ba nga, meron tayong sa body. Di ba? Curved din kapag sa women. Yun din ang, kumbaga, distinct feature ng body ng women, no? Curve, may hulma, ayan, no? Sabi rin, this body in movement that create a rhythm, alam mo ba sinabi yung rhythm? Ritmo, or may indayog, no? Kasi ganyan eh, curve eh. Okay, so, ayan. Ano pa? These are allied to feelings naman. Impulse, spontaneity, kapag spontaneous, natural lang, no? Biglaan, or like, go with the flow lang, 'di ba? For sure familiar kayo sa mga spontaneous date na tinatawag, 'di ba? Yeah. Play graces and sensuality. Sabi, it also expresses romantic yearning, meaning expression na love, in love, ganun, or sentimental and melancholic. Ibig sabihin naman sadness. Ganyan, feeling of expressing pensive sadness, meaning sobrang marubdob na kalungkutan. Okay? So, ayan ang curved lines. Ayan. Ito ang example natin for curved lines. Ayan. Ito ang artwork na Sari Manok by Maranao. So, this is a well-known art, no, from Maranao. And kung makikita nyo itong artwork na to, bukod sa maraming kulay ang ginamit, no, later pa natin yung pag-usapan. Pero, ang ginamit dito ay iba't ibang uri ng linya at mga curve siya, no? In any other way. Kahit ano dyan, walang straight eh. I mean, pwedeng straight siguro yung mga division lang na background nung Sari Manok, pero the rest, puro curve, ganyan, di ba? Yan. So, yan ang example ng artwork na gumamit ng different, ng curved lines. Yan. So, next. Yan. Ito, meron din tayong zigzag lines na tinatawag. For sure, familiar kayo dito sa zigzag, no? Ito naman yung usual example, kung hindi zebra, no? Zigzag nung kinder pa or what tayo, no? So, yan. Sabi, these are lines naman that made from diagonal lines. Bakit? Kasi, di ba ang diagonal pa ganyan? So, kapag nilagyan mo na yan ng additional na ganyan, zigzag na agad yan. And lalo kung tuloy-tuloy, zigzag lines, no? Siyempre, iba to. Parang, ano to eh? Roof. Pero kapag tuloy-tuloy, zigzag na yan. Okay?
And sabi, you can create a feeling of confusion or suggest actions naman kapag ito ang ginamit mong element or kind ng line. Okay? Confusion. Bakit confusion? Kasi diba, kapag yung sa heartbeat or heart rate ng tao sa ospital, diba, ano, may mga yung graph doon ng heart rate mo, ganyan siya. Parang pa-zigzag-zigzag. No? Parang ano rin siya, alertness, kapag zigzag lines ang ginamit. A feeling of confusion or suggest action. O diba kapag sobrang gano'n naman yun, sabihin, sobrang bilis na tibok ng puso nun. Gano'n. So, it suggests action. Ala, ano nang gagawin? Emergency. Emergency agad. Okay. So, ayan. This is an example artwork which ang ginamit nila or na artwork, na artist dito rather, ay different kinds of lines. Okay. Itong nasa left, by the way, magkaibang ano yan, artwork. Okay. Ito nasa left ay punong-puno ng curved lines. And then, ito naman nasa right ay mayroong vertical line, horizontal line, diagonal line, and all. Okay, so, yan. Ang ganda, no? Take note of those na baka magamit nyo. Yung idea. Ayan. So, next. Yan. We are down naman into the element of art na shapes with S. Ayan. Familiar naman na kayo sa mga shapes na yan. Kinder pa lang, no? Yan ang unang mga tinuturo. So, ayan. Isa-isahin natin. And we have two categories or dalawang kinds ng shape, which is the jaw. Mamaya na pala yun. Let's first define what is shape. Shape refers to an area clearly set off by one or more of the other elements of art. Shapes are limited to two dimensions. Ayan, sinasabi ko sa inyo. With the use of line, no, you can create a shape. No, dahil ang ginagamit lang dito ay or ang shapes ay 2D lang. No, may length lang yan at width. Mali pala yung spelling dyan ng width. Okay, lagyan nyo ng D. So, W-I-D-T-H. Sorry na. Ayan. So, that is shape. Yung definition ng shape. Okay? Ngayon, punta naman tayo sa kinds ng shape. Una dyan ay ang geometric shape. No? So, geometric shape is usually, pwede mong magawa siya to be made with a ruler or a drawing tool. No? Dahil, ano lang yan, yun yung mga 2D lang and common. No? Yung mga normal shapes lang na alam natin pag sinabi, sorry, geometric shape. No? Ayan yan, meron tayong lima. Square, circle, triangle, rectangle, and oval. Okay, so ito yung example. Kahit alam na alam niyo naman na yan for sure. Circle, rectangle, square. Pati mga hexagon, no, kasama din diyan sa geometric shape. Octagon or kung ano man, yan. And then yung other kind naman ng shape ay tinatawag na organic shape. So ito naman yung shapes na preform lang, no? And they are not regular. Or even the outlines may be curved or angular, or maybe a combination of both. So yun dito mga gumagamit ng Canva. Yan, usually yung mga elements dito, makakahanap ka pag nag-search ka ng circle, di naman perfect circle, no? Merong biglang, kapag yung mga shape, na geometric shape sila, tapos merong mga biglang pakuwit sa iba't ibang areas, yan. Yan yung tinatawag ng mga organic shape. Ito yung mga example para mas ma-visualize ninyo. Yan. O, diba saan nyo nakikita yan? Usually, sa Canva available yung mga ganyang elements, diba? So, yan ang mga organic shape. Pwede rin siyang abstract shape, no? So, yan. Hindi siya perfectly made, no? By ruler or any drawing tool. Yan. Basta ganun, organic shape yung tawag siya. Okay? So, clear naman ng shapes. Okay, good. Now, ito ang isang example ng artwork or work of art na ginamitan, no, ng shapes lang. So, ang ganda, di ba? Bukod sa colors, no, pero very visible ang paggamit lang dito ng shapes lang talaga ang ginamit. Walang other subject matter dito, no, shapes lang. May square, rectangle, circle, yan. Magkaiba pala yung dalawang artwork na yan. So,
yan ang isang example ng work of art na ang main element ay shapes. Usually, ano tawag dyan sa ganyang art? Meron ba nakakaalam? Cubism. Okay. So, next element, we have color. So, color pertains to the use of hue in an artwork or design. It is also about the value. Ayan, we have two characteristics kasi ng color, which is the hue and the value. Ano ba pag sinabing hue? It is the dimension of color, which is referred to a scale ranging through red, yellow, green, blue. Ayan, may iba't iba tayong colors. Under hue, categories pa under hue. No, yung meron tayong primary colors, secondary colors, complementary colors, and even intermediate colors, lahat lang yung pasok sa hue. Yan. So, sige nga, sagutin nyo, ano yung tatlong primary colors? Baka nakalimot na eh. Sige nga. Okay, tama. No, we have blue, yellow, and red. And ngayon, kapag naman pinag-mix-mix mo sila, makakabuo ka ng secondary colors, which are orange, green, and violet. Ayan. And, kapag naman, complementary colors, no, ito naman yung mga colors na pwede mo mabuo kapag pinag-mix-mix mo pa yung mga, yung primary at secondary na yun, colors. Okay, so ang primary ay yellow, blue, red, and then ngayon, pag pinag-mix mo yung dalawang yan, pwede maging yellow-orange, orange-red, ganyan. Okay, so another kind or characteristic ng color ay intermediate colors. Ayan, so pwedeng red-orange, yellow-orange, yellow-green, blue-green, blue-purple, or red-purple. Actually, wala namang red-purple eh. Red-violet, ay, blue-violet, no? Violet-blue. Familiar ba kayo doon sa mga ganong kulay? Meron ba ditong naka 120 plus colors na crayons noong bata? Di ba may ganon? Or 60 colors, 64 ata yun, ganyan, no? Yan. Uso pa nga dati yung mga colors na matataba. Kasi mas madali lang hawakan. So ako, naka-experience ako ng ganun. Matatabang colors ko nung kinder or prep ako. Until grade 1 ata, ganun. So, yan. Yan ang different colors na under the characteristic ng color na hue. Ngayon, we also have value. Kapag sinabi naman value, it is the lightness or darkness of a color. And it can be changed by adding black or white, no? For example, ayan, ito yung value changes of the primary colors. We have red, yellow, and blue. And then, kung mapapansin ninyo, para siyang opacity, no? Kung familiar kayo dun, kung meron dito mga nag-edit, ganyan, opacity, ibig sabihin yung lightness and darkness ng color or ng isang picture, ganyan. Sa picture kasi usually ginagamit yung opacity, pero kung meron man sa inyo mga nag la Lightroom, ng mga nagpo-Photoshop, no? For sure, familiar kayo dito sa mga ganitong terms. So, kung papansin niyo, the more you add white into the primary color red, nakakabuo ka ng pink, no? Pink. Kapag naman, more black ang ginawa mo, pwedeng maging maroon, no? Sa red, maroon na yan, tawag dyan na maroon. Or, pwede rin maging hanggang sa maging black na siya. From gray and then naging pwede rin maging black na. Okay, so yun ang kahalagahan eh ng black and white pagdating sa colors. No, kaya hindi yun nawawala kapag sa six colors na crayon na ginagamit, ganyan. Okay, so that is value. Yeah. Meron naman tayong tinatawag na color schemes. No, we have monochromatic. And kapag sinabi natin monochromatic from the term monotone or monochrome, no, ano filter 'yon? Usually black and white 'yon, 'di ba? No, so sabi, this schemes uses different values of a single hue. Na ganyan. So merong dark blue, or navy blue until papalight, no, lahat ng 'yan. Monochromatic yung color wheel na 'yan. So
Yan ang color scheme na monochromatic. Next, we also have analogous. This scheme naman uses colors that are side by side with the color wheel and share a hue. Meaning, ayan. Meaning, ganyan. So, kung, kumbaga, ito yung sa complementary colors kanina. Analogous yun, no? Kasi, from primary colors na blue and green, makakabuo ka ng green-blue. And then, yung magkadikit naman na blue and violet, pwedeng maging makabuo ka ng blue-violet or violet-blue. Diba? So, as well as kapag red and orange, pwedeng red-orange and all. And so on and so forth. So, yan ang analogous. Okay? Yan. Meron din tayong color schemes na pag nakita mo pa lang, you can feel warm or cool. Kapag warm colors, yan yung mga red, yellow, and orange, no? Bakit sila warm? Kasi parang ang init kapag tinignan mo sila. Do you agree? Kapag nakakita ka ng red, ay, ang init. Bukod sa it, pwedeng danger or all. Pero ganun siya, yung pwedeng i-depict niya, no? And pwede rin kasi siyang ihalintulad, sabi nga sa presentation natin, sa sun. No? Diba ang color ng sun, yellow, tinuturo yan bata pa lang. So, yan. Kaya siya warm. Pag warm colors, red, yellow, and orange. Kapag naman cool colors, yan yung blue, green, and violet. No? At bakit naman siya natawag na, bakit naman yan yung mga cool colors? Kasi, pwede mong maisip, no, ang ice or grass. Kapag green, di ba? Grass ay green. Ang grass ay green. And magaan siya sa mata. Yung mga kulay na yan. No? As well as kapag naman ice, blue yan, di ba? Pero blue ba talaga yung yellow? Di ba? Hindi, white. Pero ganun siya kasi, visualize nung mga bata pa tayo. So, yan, yan ang binivisualize. Ito yung scheme, color scheme, yung warm colors at cool colors. Okay, yellow, orange, red, kapag warm, again, kapag cool, green, blue, violet. Is that clear? Is that clear naman? Good, next. Ito naman yung iba't ibang meaning ng color. Kung ako sa inyo, screenshot nyo na lang to or all. Pero kapag red, ito naman mga to. Kung manonood kayo or napanood nyo na yung Inside Out, no, lahat ng ginamit sa mga different emotions na nandun ay may meaning. And ito rin yun. So, di ba si anger, red. Kasi anger talaga yung pwedeng i-mean kapag red. Bukod doon, pwede ring love. Pwede ring power, danger, warning, or anger. Yun nga, anger, no? Kapag naman pink, syempre feminine yan. Kasi diba kapag sa mga gender reveals nga, kapag pink, babae yan. Kapag blue, lalaki. So kapag blue, masculine yun. Inuna ko lang sabihin kasi mamaya rin maiaano natin yung blue. Pero yun. And then, pwede ring sweet, playful, no? Immaturity, bakit? Kasi, di ba, usually, ang mga bata ang mahilig sa pink. Tapos, kapag ang mga girls or mga babae, mga naging lady na, naging woman na, full-grown woman, malalang na lang yung mahilig or favorite color yung pink. So, siguro, kaya sanabing immaturity, no? Kasi, parang, na-depict kasi na parang pambata, childish yung pink na color. Kasi nga, pangbata kasi yung mga ganun na kulay or yung pink, no? So, yun. Kapag orange naman, extroversion. Bakit? Kasi naghihimutok eh kapag orange din. Pag nakakita ka ng nakasuot na orange, as in ganyan ka orange siya. Yung ganyan shade ng orange, as in yung, ano lang, secondary color lang na orange. Parang extrovert agad ang gustong i-depict na meaning nun. Kasi nga, naghihimotok ang orange, no? Extroversion. It could also mean excitement, confidence, no? Encouragement, health, and vitality. Kapag purple naman, ayan, luxury daw, luxurious, no? And pwede ring royalty, ayan, kapag purple. Next, kapag yellow naman, di ba nga si Joy kasi yellow? Tama ba? Si Joy ay yellow. So, kapag yellow, vibrant or bright, no? Ganun naman eh, pag nakakita ka ng yellow eh, parang ang bright. Di ba nga, ang araw or sun ay yellow. Yan. So, ganun din. No? Sunshine, hope, intellect, even happiness. Kasi parang nakakabigay ng ano eh, kasiyahan kapag yellow, pag nakakita ka ng yellow.
Ayan. Kapag brown naman, earthy color kasi siya, as well as green, no? So, yun ang parang gusto nyo i-depict. Yung iba, feeling, ano, feeling at ease sila kapag nakita sila ng brown, kaya yung iba favorite nila. Brown, green, mga earthy colors. Kapag naman din brown, pwede rin outdoors, kasi lupa, di ba, brown? Yun. Longevity, reliable and honest, wow, kapag brown. Kapag green naman, growth. Bakit? Kasi yung plant, di ba, yung halaman. From seeds, nagiging nagbubunga. So, growth ang nare-represent ng green. As well as freshness. Wow. Nature, syempre. Kasi, damo, green ang mga halaman. Ayan, paulit-ulit. But it could also mean jealousy pala. Or envy and guilt. No? So, ayan. Kapag green. Siguro kaya money ang green. Kasi, growth. Bukod doon, kasi di ba green yung dollars. Bukod sa white or parang papel, pero parang green yung ginagamit. Even sa emoticons, green yung gamit. So, yun. Kapag black naman, formal or classic or parang luxury din. Bukod sa violet or purple, no? Black din. Formal or classic. Kaya nga usually, di ba, black ang nagiging theme kapag mga prom or formal events, no? Black ang coat, dapat, mga ganyan. Kasi it depicts elegance. Okay. So, blue, ayan. Kapag blue naman, peace, tranquility, tahimik lang, loyalty, trust, intelligence. And sinabi ko kanina na, masculine. And of course, kapag white, purity, pure lang, innocence, clear, ganun, clean, and simple. So, those are the color connotations ng different colors, no? Ngayon, mas mabibigyan nyo na ng meaning yung mga artworks ninyo na nalaman nyo na yung mga meaning ng ganito. Or maybe alam nyo na itong mga to, pero ganun siya. Okay? And later, sa inyong activity, maa-apply nyo na siya agad. Okay? So, now, ito, isang example ng artwork. Actually, dalawa to, magkaiba. Two examples of an artwork na gumamit ng colors. I mean, color ang pinaka-element dito. No, color ang pinaka-element dito. Kung mapapansin nyo itong nasa left, di ba? Yung apat na yan, pare-parehas lang siya ng subject matter. Pero dahil sa kulay na ginamit niya, no? Nakapagbigay siya ng different meanings sa iba't ibang work na yan. Ay, colors na yan, no? Hanggang sa gumabi na, mula umaga, hanggang sa gumabi na. So, or pwede rin different seasons, no? So, yan. Dahil lang sa kulay yan na ginamit niya. Ito namang nasa right ay isang kind ng artwork na maraming kulay na nagaganap. At for sure, may meaning ang artist. Ang gustong iparating ang artist dyan. Okay, so, clear naman ang colors. Okay, good. Now we are down to the texture. Ayan. Kung makita nyo palang tong picture na nandito, parang mahahawakan mo na siya, tapos ma-feel mo na parang kailangan i-blend tong ano na to, itong picture na to, no, itong paintings na to. So, paintings, I mean yung pigment na ginamit siya. So, texture is generally used as the tactile element. Diba kapag tactile, yan yung sense of touch, no? It refers to the things we feel or look as though they might feel if touched. Mahalaga ang texture sa isang artwork kasi mayroong mga artworks. Ito kay Van Gogh. Di ba yung mga artworks niya may texture? Yung parang tiktigan mo pa lang, picture lang pinakita ko sa inyo ha. Pero parang dun pa lang sa picture na yun, makikita mo na agad na parang ang rough niya. Ano ba Tagalog ng rough? Ang gaspang, yun, parang ang gaspang na kapag ginawakan mo, hindi siya well-blended dun sa canvas. Okay, so ganun. Ito yung mga examples ng texture. We have wood, cracked earth, pwedeng paved road, broken glass, no? Cracked paint, leaf, windy grass, and bricks. Ala yan, nakaharang kasi yung face ko, hindi makita. So yan. And we also have basket texture, di ba pag basket weaving? So, ayan, no, kahit drawing lang yan or sketch lang yan, naipakita yung texture ng basket, no? Wood, another wood, yung wood naman na yan is yung, ba, pinutol yung puno, yung pinutulan ng puno na yan, ganyan yung itsura niya, di ba? Yung trunk, no? Little mat, yan, mat naman, basahan. Water drops na parang sugat. Old metal surface, sand, yan, buhangin, no? Di ba may mga sand art? Raindrops, and ito hindi ko na naman makita, pero
those are the examples, no, ng texture at kung paano nyo sila mapapakita. So, another element. Clear naman ang texture. Good. Another element of art is space. Yan. Pag nakita nyo lang itong picture na ito, anong ma-feel nyo or ma-i-share ninyo? Parang outer space, no? Universe. Pero, hindi yan ang meaning kapag sinabing space. Sabi, space refers to the distance between, around, above, below, sa baba, and within things. So, nakaka-apekto ito. This affect how the artwork can be interpreted. Okay, so dito pala yung sinasabi ko na halimbawa, pwede rin dito yung sinasabi ko na halimbawa yung isang papel, lagyan mo lang yan ng isang linya, no? Meron na agad meaning na ma-i-interpret ang isang viewer ng art na yun. Right? Kasi it could really affect yung space na yun, no? Could really affect your artwork. And meron kasi tayong dalawang klase ng artwork. Ay, ng artwork. Ng space, no? Which is the positive space and negative space. Kapag positive space, ito naman yung space, klase ng space, na ang nare-represent ay yung subject matter. No? Later, papakita ko sa inyo kung gaano kahalaga yung paggamit ng space, ng yung knowledge, no? Sa, na alam mo dapat yung positive at negative space. Kasi, sa paggamit mo nun, pwedeng magbago, mabago yung, ano, yung knowledge mo about it. I mean, yung representation mo ng art, pwede iba yung makita nila. Okay? Kapag naman negative, yun naman yung space around. No? So, dun sa artwork na sinasabi ko, ano yung positive space dun? Yung guhit. And then, yung negative space naman is yung space around that. No? For example, ito. Ang positive space niya, or ang artwork na ito, ay talagang vase. Diba? Vase talaga yung subject nito eh. Kasi yun yung highlighted in black. Pero, kapag naman negative space, yung around naman nun, meron ka rin mabubuong ano, artwork, meron ka din makikita, which are two faces facing each other. No? So, yan, di ba? Sobrang halaga ng space. Ito pa another example ng artwork na gumamit ng space. Sindera Mata ala Indonesia or souvenir from Indonesia. Ayan. Ang pinaka-positive space dyan ay yung butterfly and then negative space na yung the rest. Nakakatakot na, huwag nyo nang tignan. Pero, huwag nyo nang tignan. I mean, huwag nyo nang titigan. Baka mapanaginipan nyo pa. Pero, ayan ang example ng artwork na gumamit ng ang element na main element ay ang space. So, do you have any questions? Yun na pala lahat ng elements. No? Again, we have lines. Different kinds of lines. We have vertical, horizontal, diagonal, zigzag, and curved lines. And then, we have also discussed the shapes. Meron tayong dalawang uri ng shapes. The geometrical shape and then the organic shapes or abstract shapes. And then, we have also discussed colors. We have hue, yung dalawang character, we have hue and value. No? And then, pagdating naman sa texture, ayan, we have also discussed texture and we have also discussed space which has two types, which is the positive and negative space. So, that's it for our lesson 3. Do you have any questions? Wala naman. So, with that, I have something for you. Another question. So, this is your second question na. No? Ang tanong ko, what have you learned today? All in all, no? Pwede nyo i-relate. Hindi lang dito sa lesson, but then, ano yung dulot ng lesson natin na to na sa inyong buhay, no? Pwede nyo bigyan ng relationship or gawing metaphor and all. So, yan. What have you learned today? So, I want to see those two answers of yours sa ating comment section nitong video lesson for me to matantusan ang inyong attendance and also for me to grade your performance or recitation for today. Okay, so that's it. And thank you so much for listening. And thank you so much kung talaga nakinig ka, no? And reaching this end. With that, let's have an activity. And itong activity ninyo is ipopost ko na lang sa inyong, magpopost na lang ako sa ating classwork. Okay, so ganito yung example niya. So, tanggalin nyo lang yung form. Wala tayong form. Magbababa ako ng template sa ating Google Classroom. Pero
ganito siya, ganito ang gusto kong mangyari. I have the template later. I'll have the template later with you after this, after an hour that I've posted this video lesson. No? So, ganyan ang gusto ko. Hatiin niyo yung Oslo paper. I want you to submit to me an Oslo paper, no, with a template na, again, ipopost ko nga sa ating Google Classroom. And hatiin niyo siya, i-divide niyo siya into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Or actually, 8. 8 divisions, but then, ang nakalagay lang doon ay line, value, and view. Yan, pinagbukod ko yung color, shape, texture, and space. Okay, so ito another example. Yan, pwede rin naman ganyan. You are free naman to ano, pero yung pinaka-template is meron ako ilalagay. Yun ang gusto kong itsura at pare-parehas kayong lahat. Okay, so ito another example. Screenshot nyo na lang. Or, well, I could also post this, no, this examples para naman meron kayo idea. Pero, asahan ko na mag-iisip naman kayo ng iba, no? Hindi naman yaan na yaan ang inyong ilalagay. So, yun lang naman. That's it. I hope you learned something new today. And thank you so much for listening. God bless you!